Hi everyone! Another Cakes by Grace video. At dahil napakabagal ko po talagang mag-edit, ay ngayon ko lang masyashare sa inyo itong mermaid themed cake na I think last week ko pa po yata na i-post dito sa page. So hindi ko na lang na-film yung ating pagka-crumb coat, pag-feelings at final frosting since the night before ko po yun ginawa. Ito po kasing cake na to, medyo malayo-layo yung pagdi-deliveran and delivery rider yung nakaschedule na pumick up. So pag ganun po talaga nag-aalat ako ng mas matagal na time para ma-set pa siya at ma-make sure na mas matibay na po or safe na talaga siyang i-travel. So crushed graham yung nilagay natin and lalagyan ko po yan ng edible glitters. I think sa sprinkle cart ko po nabili itong edible glitters na ito. So ang ganda lang ng effect niya pag nilagay niyo po siya dun sa mga sand-sand na ganyan kasi para talaga siyang kumikinang. And katulad ng mga mermaid tail natin, fondant po yan, ahead of time din namin ginawa para lang sigurado, lalo po kapag kaganyan na naka-stand up yung mga toppers natin or kailangan talaga ma-hold niya yung kanyang shape. So dapat po talaga mas matagal-tagal yung nai-set and Tylos powder is the key. So, nung ginagawa ko po itong mermaid cake na to, sobra ako natutuwa kasi later ipapakita ko po sa inyo yung naging inspo, which is cake din namin. And yung name, first time ko pong gumawa ng name made out of fondant na parang freestyle yung pagkaka-shape niya, yung parang bawat letter, wala talagang molder. And ang lagi ko pong pinapanood para makuha ko yung ganitong technique is si Taste of Eros. So, balikan niyo po yung mga video niya. Ang dami niya dong video na ipinapakita niya kung paano ginagawa yung mga fondant letter. So, sobrang helpful talaga yung panonood po ng mga videos ng mga baker natin kasi ang dami niyo pong matututunan talaga na techniques. And yung mga sa tingin niyo parang paano nangyayari yun, masasagot talaga dun sa mga panonood natin ng mga videos. And ayun, attach lang natin lahat ng fondant details na pre-made na nga po, ahead of time lahat ginawa. Edible luster dust po yung ginamit ko dyan. Pink and gold para lang ma-achieve natin yung parang dalawang tone ng gold. Yung design po, hindi ito yung saktong pinaggayahan. Pero again, ako rin po yung gumawa ng cake na ginawa naming inspo. At sobra talaga akong naging proud sa sarili ko. Alam nyo po ba na a year and a half na akong gumagawa ng cake at isa to sa mga dream cake ko talaga, yung mermaid. Kasi nga ang ganda niyang designan pero sobrang mailap siya. Talagang parang until now po, ito pa lang ata ang padalawang cake. Ito yung first. So maganda naman I think and happy si customer dito sa cake na to. Sobrang nakakatawa naman si ma'am. Yun nga lang, talagang feeling ko pwede pa siyang i-improve. And ayun, for the second time na ginawa ko yung theme na yon, masasabi ko talaga na from the last cake ay may improvement na po, which is yun talaga yung goal. Yung competition, wala yan sa labas. Competition po kasi laging nasa sarili mo on how you will be better than you were yesterday. So sa cake na to, sobra akong natuwa sa naging outcome niya and mas naging confident ako na sa mga susunod ko pong order ay I'm sure kaya ko pa talagang mas mapaganda pa at mas maging satisfied by yung mga client natin. Thank you so much po for watching!